Hi mga kapalangga, mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan. Salamat sa inyong panonood ng aking video sa hapon na ito or sa Pilipinas naman ay umaga. Gusto kong mag-react uli sa video ni Kate Kram, Kids Vlog. Dahil blessed na blessed ako sa gift na ibinigay ni Kate Kram sa kanyang panganay na anak na si Dave. Ito ang sinasabi ko na gift na hindi mo makakalimutan habang buhay. Paalala, laging nagpapaalala sa'yo dahil inaapakan mo, naglalaro kayo. Tuwing umaga, nakikita mo, punta ka sa school, nadadaanan mo, natititigan mo. The best gift ever, pag ako ang iyong tanungin. Dahil sa mga bata, gusto nilang yung laruan, kasi bata pa sila. Laruan, ang presensya mo, ang kanilang kailangan. Kahit sa limpak na salapi ang ibibigay mo, yung presensya mo pa rin na bilang magulang, halikan, or yakapin, or yung presensya mo lang. Yun ang mga gusto ng mga bata. Presensya mo lang. Yung nandyan ka sa kanila. Yan ang gusto ng mga bata sa kanilang kaarawan. Sa tatlo kong anak, yan ang nakikita ko. At sa kahit sa apo ko, sabi ko nga sa apo ko, hindi na ako pupunta sa pag magsi-6 ka na, mag-grade 1 ka na, hindi na ako pupunta sa birthday mo. Bigyan na lang kita ng maraming halagang salapi, ibibigay ko sa'yo. Muntikin mo gabing-gabi na umiiyak, katatapos lang namin nagdasal, kasi bago kami matulog, may usap-usapan pa, ayun, nabanggit tuloy niya yung birthday niya. At yun ang sinabi ko sa kanya, nangyak-yak siya, sabi ko. Kaya nga may pagtatanong tinanong ko sa'yo, hindi ko naman sinasabing hindi ako dadalo sa yung birthday. Of course, importante yun, kaya nga tinanong kita, anong gusto mo? Malaking halagang pera, pero hindi ako dadalo sa yung birthday, sa yung karawan. Ayun, huminto ng kaiyak, gabing-gabi umiiyak dahil lang sa birthday niya na hindi daw pwede na hindi ako dadalaw kasi ako daw ang pinakamamahal niyang lahat aside sa mama at daddy niya. Tapos si uncle daw niya kasi ewan ko ba kung yung apo ko at saka yung uncle niya. Ang banding niya, parang si Tick John at saka yung mga pamangkin niya. Malapit yung pamangkin niya kay Abby. Kaya yun. Yun ang the best, di ba? Pinaka best, the best na gift ever. Aside from the diamond. Mas best pa nga ito kaysa diamond Kung bata ako. This is the best na gift ever na marireceive ng isang bata. I'm sure na nung natanggap ni nalaman niya na gift niya ito, nako, siguro ang ano niya, ang iyak-iyak niya siguro. Sobrang iyak niya nung nakita na itong gift na ito na ginagawa ng kanyang ama. At no, yung graduation nila na pinakita yung vlog sa araw na ito, nakaka-amaze, nakaka-lift up sa kaluluwa, parabang yung pagmamahal ni Kate Kram kay Dave, para bang dumadaloy sa atin na nanunood sa kanila.
Imbis na hindi ka iiyak, iiyak ka dahil nga sa mga actions nila. Na kahit hindi mo napapanood mo lang, umiiyak, umiiyak ka na. Ako mismo pinanood ko ng twice. Yung pangalawa, akala ko hindi na ako iiyak. Umiiyak pa rin ako. Pangalawa na yun na pinanood ko. Ang nakakaiyak pa dun kasi, halos nang kinis, tapos binuhat ng binuhat, tapos hindi niya inano yung bigat ng anak niya, kabigat-bigat, kataba-taba, kabigat-bigat, binuhat pa rin niya sa kanyang kasiyahan, sa kanyang galak na umaapaw na, kaya ganun din tayong nanonood, kasi alam ko sa puso ni Kate Kram, totoo yung mga nararamdaman niya, kaya pati tayong nanonood, nag-o-overflow yung mga nararamdaman ni Kate Kram sa kanyang panganay na anak. At yung napapansin ko nga rin yung si Chavez, Travis, na pamangkin ni June, ano na rin, nakikita ko, hinahalikan nga ni Lisa, Lisa na nanay niya, parang hindi kontento. Hanggang lang nung hinalikan, inilagay nung ribbon ni Tik June, tapos hinalikan, yun mo lang nakita na talagang masiglang mukha niya at tumawa, masayang masaya yung mukha ni Travis. Talagang mahal niya, mahal na mahal niya ang tito niya na ni June, Tik June. Yun. At may kasabihan na ang katalinuhan or knowledge is power. Saka sa Tagalog, kaalaman ay kapangyarihan. Ayun. At sa channel na ito, yung ano rin, health is wealth. Ayun nga, sinasabi ko rin sa mga nanonood na pangalagaan ang katawan. Alamin kung ano ang kinakain natin pang araw-araw para tayo masigla. Kasi, totoo yung sabi ng anak ko na yung sinasabi ng doktor, pinag-aralan nila ng 10 years. At sabi ko naman sa anak ko, totoo. Nag-aral sila ng 10 years. Ang pinag-aralan nila ay yung synthetic drugs, synthetic vitamins. Kaya ang nalaman nila ang inaano ng mga doktor yung synthetic vitamins. Kasi mostly na nagkakasakit na tao ay kulang sa vitamins. Kaya ginawa nila yung multivitamins para sa ating kalusugan. Kaya although it's not natural. Natural is coming from the food itself na tinitik natin. Kagaya ko na inuulit-ulit ko, ang saging hindi po ina-study ng mga doktor na nagpa-prescribe ng medication ang saging. Ang nag-study ng saging, scientist, pinag-aaralan kung anong naibibigay ng saging. Kaya yung mga doktor na nagsasabi na dalawa is enough for you to eat banana. Pero kung ako naman kasi nagaling sa bundok, lumaki sa bundok, araw-araw kumakain ako ng 10 saging, hindi naman ako namatay. Mas marami pang namamatay sa hindi kumakain ng saging kaysa yung kumakain ng saging. Kasi ang saging, nagbibigay ng ilan ang binibigay? 5. Gusto mong pumayat? Potassium, magnesium, vitamin C, prebiotic. So, kagaya ni Dr. Atoy, si Dr. Atoy, nag-aral siya. Pinag-aralan din niya yung mga lahat ng mga synthetic drugs. Pero nakita niya na yung nasa Biblia kasi, mostly na mapag-aralan natin yung mga pagkain sa Old Testament, na
ang kagalingan ay nasa food din. Si Dr. Atoy, nagtapos siya master ma, ang ma, ang mas ang ano nga niya specialist sa cancer. Kaso lang nakikita niya na mas effective, nakakagaling ang homeopathy, yung mga pagkain na binibigay sa mga cancer patient, kaysa yung pumupunta ka na tinatanggal yung cancer cell at saka nagpupunta ka sa yung sinusunog yung ano mo, yung mga cancer cell, mga yun. Eh, si Dr. Atoy, pagkain lang, tapos i-avoid mo ng ganito, 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 o ganyan, tapos yung cancer mo mawawala. So, kagaya ng diabetic, o ganun, ganun. Pero hindi naman, that's not my topic for today. Ang topic ko ay yung pagre-react ko sa mga graduates sa pamilya ni Kate Kram. At ayun nga, graduate na ang mga anak ni Kate Kram, si panganay niyang Dave, with honor pa. Kaya ayun, binuhat ng binuhat at masayang-masaya ang the whole Manalastas family. Kaya ayun, dumadaloy sa atin naman na nagmamahal sa kanila sa tingin at saka damdamin na nagdadasal din sa kanila na patuloy na magpakabait si Dave, patuloy na ano, na mahalin siya. At yun nga ang yan ang masasabi ko sa Manalastas family, na hindi sila fake. They are a true person sa kaluluwa at sa lupang pangangatawan. At ayun, hope na ma-agree kayo sa sinabi ko na hindi sila fake. Mga pinapakita nila ay totoo. Kaya pati tayo ay dumadaloy sa atin din na nagmamahal sa kanila, na umiiyak. Umiiyak dahil sa pagmamahal nila, yung tunay na pagmamahal nila. Kaya sa salita naman ng Diyos kasi, ang panalangin mo sa iyong kapwa ay araw-araw. Kasi kung ano ang dalangin mo kahapon, it's past. Ngayon naman, kung anong dalangin mo, it will be also happen today. Kaya ang communication natin sa Panginoon, kaya sabi nga niya, manalangin tayo day and night. Kaya ayun, hindi lang day and night, but every time. Every time na maalala natin ang Panginoon na lumikha sa langit at lupa at kayo at ako, ay yun. Gusto niya yung lagi tayong nakafocus sa kanya. Gusto niya lahat ng ginagawa natin ibigay natin sa kanya na siya ang magbabless. Kaya sa araw na ito, sa inyong panonood ng aking maikling reaction sa gift ni David na gigantic na basketball court, at muntikin mo pa naman yun. Siya pa ang, si Kate Kram pa ang nagpintura, tumulong magpintura, magdesign. I'm sure na nagpuyat-puyat din siya. Dahil hindi mo magagawa yun kung hindi mo mahal yung tao. Kaya, ayun. Kaya kitang-kita talaga naman na, natin sa ating mga mata, sa ating diwa, na ang kanyang pagmamahal talaga sa kanyang panganay na anak ay tunay na pagmamahal. At ayun nga, salamat. At ang panalangin ko sa inyong lahat na nakinig or nag-view sa video kong ito, ang panalangin ko na Yahuwah, who created heaven and earth, will bless you abundantly. Kat ano ang problema ninyo ay susurba rin niya. Kung ano ang sakit niyo, pagagalingin niya.
at anuman ang kung anuman ang hinihiling ng iyong puso, ay si Yahuwah ang siyang sasagot sa inyong kahilingan. May our Yahuwah bless you abundantly in the name of Yahushua, the Son that died in the cross for you and for me, para ma lahat ng ating dalangin ay masagot 100%. At ang ating mga kasalanan na nagawa natin sa nakaraan at ngayon at sa future ay mapapatawad ni Yahushua. Sayonara, please like and subscribe. At shout out kay Ruila Cirilo. Thank you so much. Thank you sa panonood. Bye. Shout out sa inyong lahat na nanonood. In the name. At bye.